Iproklama na ng COMELEC ang 55 party list na nanalo sa katatapos lang na halalan. Pero ang 63 seats na bakante sa Kamara, hindi raw mapupunan lahat. Magbabalita, Simone Gualvez. Isa-isang tinaas ng COMELEC ang kamay ng 55 party list na nakakuha ng sapat na boto para makaupo sa Kongreso. Lahat sila siguradong may tigi-isang pwesto sa Kamara. 63 seats ang nakalaan para sa kanila. Pero ang proklamasyon kahapon para lamang sa 62 seats. Ang natitirang pwesto kasi na para sana sa United Senior Citizen Party List, hindi muna pinroklama dahil sa nakabinbing motion for reconsideration sa COMELEC sa ginawang pagbasura sa kanilang accreditation. We're awaiting the resolution of the case before we dispose of whether we proclaim or not. That will depend on the outcome of the case. Ang P3PWD naman may isang pwesto pero walang dumating na representative. Here, the National Youth Commission Chief Undersecretary Ronald Cardema, mukhang totoo ang balitang nais mag-substitute rito ni former COMELEC Commissioner Rowen Aguanzon. So hindi tayo gumagante, parang ito yung tinatawag na karma. Based on your own rules, you cannot substitute anymore. Mula sa mga nanalong party list groups, 15 dyan ang may tuturing na baguhan o first-timer sa papasok na 19 Congress. 27% yan ng kabuuang 55 party list groups na uukupa sa 62 pwesto sa Kongreso. Dalawa sa mga party list group na yan, nakakuha pa ng 2 seats, ang one rider at 4-piece na kahit baguhan, sisiguraduhin daw na isusulong ang mga ipinangakong batas. Tumakbo po tayo dahil matagal ng panahon nakikita po natin na ang mga motorista ay nabibiktima ng pang-abuso at mga maling pagpapatupad ng batas. Mag-provide tayo ng maraming hanap buhay at maalagaan natin ang kapakanan, lalo na sa marginalized sector. Si Brian Revilla, na anak ni Senador Bong Revilla, uupong representative ng Agimat Party List. Si na mama at sila Jolo, may kanya-kanya sila mga distrito, kung may mga distrito sila kung saan po sila naka-assign. Ang Agimat Party List po, ito gagabay din po, karagdagan po na tulong dun po sa mga constituents natin sa Bacoor at sa unang distrito ng Cavite. Full support naman si Carla Estrada, na third nominee ng Tingog Party List, kahit 2 seats lamang ang naibigay sa kanila. Hindi ito tungkol sa kung nakaupo tayo o hindi, dahil ito ay isang malaki ng tagumpay dahil nagawa nating number 3 ang Tingog Party List nationwide. Dumalo rin sa proklamasyon sina Senator Bong Revilla, Senator-elect Raffy Tulfo at dating Cabinet Secretary Carlo Nograles bilang suporta sa kanilang mga kamag-anak na uupo bilang party list representatives. Lahat ng naiproklama, opisyal na pupuesto pagsapit ng tanghali ng June 30. Para sa 1PH, Mon Gualvez, News 5.